gustong makakilala kay Lord. And that is our faith. Again, my question is there anything impossible to the Lord? Wala. Praise God. Lapakan natin si Lord ulit. Number two, obedience. Pakisabi sa katabi, obey lang, kapatid. But the problem of obedience kasi, no? Sabi sa John 14:15, anong sabi? If you love me, you have to keep my commands. Dapat, kung sinasabi mong love mo si Lord, dapat nag-obey ka sa Kanya. But we have this what we call turn of the flesh. Kahit kami, lahat tayo meron tayo. Nagkakasala tayo, talaga tayo. Sino dito ang perfect? Nasaan kamay? Wala. Di ba? Wala. No one is perfect. Lahat tayo nagkakasala. But different is yung nagkakasala sa hindi nag-o-obey sa command. Kaya nga in military, may yung tinatawag na obey first before you complain. Kahit anong gawin mo, mag-obey ka muna bago ka mag-complain. Tama? In the Bible said, kung mahal mo si Lord, dapat nag-obey ka. And what is the command of the Lord? Simple lang naman eh. Ang command ng Lord, dapat put me on your throne of life. Ganun lang kasimple. Ikaw, ako ang maging hari sa buhay mo. In that sense, dapat lahat ng gagawin mo, isa lang alang mo yung kapakanan ni Lord. Ay, dapat meron kang post if you are doing these things. Tama? Kahit hindi mo na alam, kahit hindi mo na maintindihan, kasi alam mo, nilagayan ng Lord sa'yo, you have to obey. Tama? Hindi yung nagre-reklamo ka na, ay, hindi, kaya ko na to. Doon ka napapahamak because you are not obeying the Lord. And if you separate your life to the Lord, ibig sabihin, you are disobeying Him. Ang mangyayari kasi, consequences will come. Tama? Lahat ng gagawin natin sa buhay, sa teaching ng laws, lahat ng ginawa natin, if it's not within the law, mayroong na tinatawag na consequences. Amen? Amen, no? Great moves of God are usually preceded by simple ask of obedience. Tama hindi? Yung mga simpleng pag-obey mo sa command ni Lord, yung mga simpleng pag-oo mo sa Kanya, nakarinig ka ngayon, ay, sabi ni Lord, magbigay ako. Pikit mata ka, nagbigay ka diretsyo. Wala nang kukuan. In that simple way of obeying, you are blessed. In that simple way of obeying, na ay, patawarin ko kaya tong kuan ko na napak sa akin kahapon. You are blessed. Yung matagal mo nang hindi nakausap na kapatid, yung matagal mo nang hindi nakwentuhan, yung mga ex mo na hanggang ngayon hindi mo pinapansin, hindi ko sinabing i-text nyo. Sinasabi ko lang, in that simple way, na sinabi sa heart nyo ni Lord, you obey, you are blessed. Amen? Palakpakan natin si Lord. C, no? Ano yung C? Everybody say, Christ-centered. So ano ibig sabihin ng Christ-centered? Bakit kailangan, no? Let's us go in Proverbs 16:3. Anong sabi sa Proverbs 16? Commit your words to the Lord and your plan will be what? Establish. Ulitin ko, no? Commit your words to the Lord and your plan will be established. Anong ibig sabihin ng Christ-centered? Ibig sabihin, in everything you do, make it a habit that Christ is in the center. No? Make it a habit that Christ is in the center. Ang pinakamagandang example dito is yung nagpakasal kayo, di ba? Pag nagpakasal kayo, hindi lang kayo dalawa nagpakasal. Kaya nga tinatawag na vow. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng vow? No? Ang ibig sabihin ng vow is not a promise to you and to your spouse or to your husband. Vow is you are committing to the Lord
na, Lord, kahit anong mangyari, itong relationship na to, gagawin namin to through thick and thin, kahit anong mangyari. Sa lahat ng relationship, if si Christ uncentered, all is properly done. Lahat mag-work talaga yan. Amen, hindi? Saan kayo nakakita ng mga Christ-centered na mga couple na hindi nagsasuccess? It's a challenge ko kayo. All these people who are Christ-centered, lahat talaga napupunta sa marriage. Napupunta talaga, or lahat talaga nagiging maayos. Bakit? Simply lang, our God is a God of order. Siya ang Lord ng kaayusan. Mahirap naman na si Christ ang center, tapos magulo yung relasyon nyo. Tama, hindi? Doesn't make sense. So napaka-importante that in every day that you are doing, you put Christ in the center of it. Amen? Amen. Pagpaka natin si Lord. Malapit na tayong matapos. Dalawa na lang. Masaya na yung iba. Letter U. Anong ibig sabihin ng U? Ito, master ito ng M-high, no? Pakisabi sa katabi mo, unity. Aba, ganda, no? May unity. Bakit yung unity is napaka-important? Sabi ni Paul, sabi niya, I appeal to you, sabi ni Paul sa 1 Corinthians 1:10, sabi niya, I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with what? One another in what you say, and that there no division among you, but you are to be perfect, united in mind and thought. Ibig sabihin, if we are united in mind or in thought, ibig sabihin, marami ang mangyayari. Hindi ko sa sinasabi yung M-high, hindi naman tayo kadamihan, but look at us. No? We are very united. Sabing gumawa ng stage, tira ka agad. Sabing mag-basketball, ayun, basketball ka agad. Yung mga asawa, masaya. Diba? Kasi united in mind. No? Yung pag sinabing labas tayo ngayon mamaya, maglilibre sa atin, lahat pupunta united. Diba? Tama? Praise God. Diba? That is unity. And sinasabi ko sa inyo mga kapatid, we are so proud in M-High for Jesus Christian Church, no? Ilang taon na tayo, Pastor? 11 years, we are still here. No? Because of the Lord. No? And because we are united. Because we are, ginagawa natin yung sabi ni Paul, no? If you are one mind, one, marami tayong magagawa. No? Hindi yung naghihiwalay-hiwalay. Alam mo, ito, mga kapatid, I want you to meditate on this, no? Alam mo na yung gagawin mong action is one way of dividing the church. Is one way of creating faction to the church. Gagawin mo ba hindi? Siyempre hindi. Because you know that only united tayo magpo-prosper. Pero kung yung ikaw, gumagawa ka ng sarili mong kung ano-anong ginagawa mo, hindi ka naman nakakatulong sa unity ng church, what will happen? Diba? Sabi nga ng kanta, united we stand, divided we fall. Amen? Palapakan natin si Lord sa buhay natin. We have to make sure that we are united in spirit, in mind. Amen? Amen. Palapakan natin si Lord. Letter S. And last, ay masaya na ang lahat. Matatapos na rin. Ito maganda talaga to. Dito talaga kami hinubog, no? Lalo na yung mga pastoral. Pakisabi sa katabi mo, submission. Submission. Grabe si Kuya Kid, makatingin kay Sai, submission. Submission. Pakitabi ulit, submission. Submission. Alam nyo mga kapatid, in every generation, may binigay na leader. Tama hindi? In the Bible, lahat yan binigyan ng leader. Time ni Moses, time ni David, until to the time of Jesus, may binibigay na leader. No? And that leader was given for you to, para mapamahalaan. No? And the problem is, meron talagang isang parang gustong
Ayaw ba? Ayaw magpasubmit. And there is the time, pag hindi ka na nagpapasubmit, you are disobeying the will of the Lord. Kagaya sa mag-asawa, anong sabi sa mag-asawa? Anong sabi sa mag-asawa? Dapat yung asawa nagpapasubmit sa lalaki. Tama hindi? Pero pagdating na, pag wala na ka sa church, ikaw naman, decision mo naman lahat na susunod na babae ka. Tama hindi? Then where is the submission on that? Until and until your husband is submitting to the Lord, ibig sabihin, hindi pa nang chichiks yan, wala pa namang binabahayan na iba, hindi pa naman pumupunta sa mga kabaret yan, you have to submit to the guy or to the husband. Ikaw, your task as a wife is what? Helper. Hindi helper na katulong ha, baka ginawa nyo naman katulong pag sinabi helper, siya na lang lahat. Ang ibig sabihin ng helper, you are to have to input idea, no? Mahal, baka gusto mo naman gawin to. Kahit nga alam namin na kayo naman palagi nasusunod, pero wag naman kunin yung kuan. Mag-suggest kayo, mahal, baka gusto mo naman pumunta. Total kami, uulam naman kami ng oo, amen? Amen. But we have to understand submission. Listen, no? In the relationship charts, dapat sino una? Si Lord. Dapat husband, wife. Amen? Or in any other relationship, you should understand that in order for the relationship to work, dapat merong pagkakaunawaan. Amen? Amen. Palakpakan natin si Lord. Sabi sa 1 Peter 5:5, sabi niya, "You younger man, likewise, subject to your elders, and all of you, clothe yourself with humility towards one another, for God opposed to the what? Proud. But He gives grace to the humble." No? Alam niyo ba, pag hindi kayo nagpapasubmit, para na kayong, hindi ko sinasabi, isasabi yung pangalan niya, pero this is one of His best characteristics. No? So you practice submission. Because if you practice submission, you are practicing also humble heart. Protect, no? Ako, ito talaga ang gusto kong masterin, yung pagpasubmit, no? Kahit hindi ko na naiintindihan, basta alam ko, tinayo pa yan ng Lord yan, hindi pa naman ang chichiksyan, magsasubmit ako. Pipikit na lang siguro ako. Why?